This is going to be the big challenge para sa ng NXPE kung makahanap pa nila yung tempo na yon. Lalong-lalo na na maganda rin ang early game potential ng isang Croc, pati ng Farsa. Yes. Sobrang bilis ng ikot na naman ng Omega na aalagaan pa nila si Kelra with the Melissa na pinupok niya na nga si Donut kanina pa. Makikita mo dito yung advantage nung Go Muddles na second skill. Uh-huh. Ilalatag niya lang tapos habang umihit siya doon sa minions, mapupunta doon sa kalaban niya yung damage mismo. Kaya sobrang hirap na nga sitwasyon ngayon ni Donut na kailangan niya talaga ng gabay. Yep. Kaya maganda talaga yung Melissa sa meta game ngayon kasi parang na-outpoke niya yung mga traditional na mga marksman. Ganito rin sinabi natin, like yung Beatrix, di ba, sobrang layo ng range with the sniper before. Abot yan, bigla ng isang Melissa dahil lang doon sa second skill. Models na ginagamit. Si, ano, ang, si Chakadal. And to think na ang habol sa kanya dito yung mga heroes katulad ni El Pizo na nakamatilda, yung Fredrin ni Renegade at yung Akai ni Kaizen, ang daming matataboy dito. And ang kailangan lang bantayan dito ni Kelra is huwag siyang mahuli doon sa loob ng real world manipulation. Ah, pag na-stuck doon, no? Pag na-stuck doon yung pag-cast niya ng ultimate, maaaring siya pa nga yung maipit. And yun yung magiging problema nila later on. Kaya nga naman yung ginagawa ng Next Play Evos is hinahanapan na nila ng way na i-pin down kaagad itong si Kelra on the gold lane. Habang dito naman sa Omega, across yung ginagawa nilang ikot. Eto, Max, dito, pepwestuhan na yung turtle. Alam nilang wala gaanong tao, kaya i-go-go na agad nila. And with the vision coming in from Chaknu, alam ng Omega na pwede nating i-rush to. Hindi basta-basta makakalapit si Kaizen dahil nga nakikita niya rin kami. Now, hindi na nga bibigyan pa ng chance. Nag-attempt pa na lumapit, pero hindi na umabot. Back-to-back games, nakita natin ang Omega na ginagawa yung pagpa-level 4 sa kanilang mga supports. Fina-fast clear nila yung mid lane, tapos eventually pupunta si Etomax doon sa XP late, habang yung roamer naman ay nagsistay doon sa may mid lane. Kaya naman may mga ultimates na silang available sa ngayon. Tingnan mo si El Pizo, level 3 pa lang. Yung dalawang supports ng Omega, level 4 na, halos 5 na rin. In fact, level 5 na nga dito sa Etomax. Massive XP boost mula sa Omega dahil sa kanilang rotations. Hindi mo talaga pwedeng baliwalain yung combination ng Shaq to Max combination. Mm-hmm. Donut ang next na target nila at grabe yung pressure na binibigay nila. And it seems to me that Kaizen and the others gusto nilang ibawi kahit papalo si Donut dun sa oras na nawala sa kanya. Pero dahil nga meron mga flicker at meron power of nature at ancestral gift dito, ang isang rock, natutulungan siya, naalalayan siya. Nahali pa rin dito si Kelra, pero agad siyang nakagamit ng ultimate at hindi na nakalapit pa yung mga miyembro. Ryzen! At pa ang mangyayari. May gagawin dito ang ipit si Kaizen with a heavy spin. Pero si Ryzen dito, meron ng Tempest of Blade. Sakto din ang dating Yelly Haze. Pero hindi sila makakakuha gaano ng kapalit. Nakuha nila si Etomax, kapalit ni Donut. So that is definitely a good trade in favor of Omega kasi gold laner na naman yung nakuha nila. This is disastrous para sa Next Play Evos kasi sinabi natin, early game yun, gusto nilang kontrolin at gusto nilang mag-snowball. Magandang idea na gamitin doon agad si Matilda para pumunta doon kay Kelra. Lalo na alam nilang walang flicker or any defensive tool itong si Kelra. Apart from the fact na pwede siyang tumakbo gamit yung kanilang mga skill set, sobrang close na para Kelra at nakalayo pa siya. At yung trade na nangyari, lamang na lamang ngayon ang Omega. OMG, they are really controlling this game. Si Kaizen dito, napapareact na lang siya sa mga ginagawa ng side na, sa side ng Omega. At merong Feather Airstrike na nabato dito si Etomax. Kaso wala siyang flicker para i-adjust ang kanyang pwesto dun sa mga panahon na yon. Because of that, wala nang ultimate yung dalawa na nasa mid lane. Call ng Next Play Evos. I-force na natin itong mismong turtle. Hindi, this time, si Ryzen naman ang hindi aabot. So kahit papano, nakakakuha rin ng objectives ng Next Play Evos at mukhang sila pa nga makakuha ng kalamangan or control doon sa top lane. Energy, shield, extra gold para sa members ng Next Play Evos. Ito na yung opening na sinasabi kanina ni Wolf, yung spike nitong mga heroes na ito. At kung papansinin mo, tama din yung ginagawa ng NXP dito, nagkukumpul-kumpul sila at inaalalayan nila si Donut ngayon kasi alam nila na ang primary target para sa side ng Omega ay hindi si Kaizen. Automatic, pupunta sila lahat kay Clint, kay Donut. Mahirap din yung sitwasyon talaga dito ni Donut dahil nasa kanya yung lahat ng damage. Kung titignan natin yung next play, ang second source lang talaga ng damage si Yelly Haze. Ang isang jungling Akai, hindi ganun kalaki yung damage output. Mataas yung control, but when it comes to raw damage, hakapusin. So next play, Evos.
bilang lang yung damage source nila. Kahit madami silang lockdown, courtesy of the combo mula dun sa Fredrin, pati dito sa Akai, wala silang outright damage. Whereas yung Omega, nandyan si Keldra, nandyan si Etomax, nandyan si Ryzen. Giant Donut! Huli! Nahuli! Tapos follow-up kami from Etomax. Magkalayo! Pero sakto lang ang bitawan. Napasobra nga lang dito si Tito. Kaya siya ang nahuli din. Another trade. Kung ano yung trade na ginagawa ng Omega kanina na si Etomax kapalit ni Donut, eh willing silang ibigay. Kasi nga naman, kailangan nga nilang patumbahin eh yung gold laner na next play Evos. Keldra, medyo delikado. Ito yung sinasabi kanina ng sitwasyon na delikado. Pag nasa loob ka ng reload manipulation, maaari ka mapatumba at makukuha nga ni Yelly Hayes yung kill. Yelly Hayes realizing na wala nang takas doon yung Melissa, wala na rin siyang, wala siyang flicker dito, siya ay naka-inspire. At kung titignan mo si Etomax din kanina, nung pinipick off siya, nagamit niya yung flicker pero hindi siya tumagos sa kabila, nauntog ang parsa. This time, yung Lord, yung Turtle na ang kontrolin. Dalawang teams mukhang mauuna dito sila. Hazen, may tingin-tingin pa rin dito, may spot. Na, even yung XP or yung levels ng dalawa nating junglers, pinapapwersa ng isang retribution, but I doubt na gagamitin ni Ryzen yung kanyang retribution sa ngayon. Yung ibang members ng next play, kumokontrol na sa turtle area at makukuha to na next day. Or will they? Ito na, ni-reset ni Chakno. Isang pader lang, no? Sapat na para hindi mag-commit yung next play Evos doon. Pero babalikan din naman agad nila. Nakita rin nila na isipatan si Chakno na maaari doong pumuesto out of nowhere. Pwede niyang bitawan dito yung untog. Magiging problema, pero again and again, ginagawa niya lang yung delaying tactics. Kung maaalala mo yung mga Grok players natin, usually maaalala mo sila sa pagiging explosive nila. Pero ang isang trait na makikita mo kay Chak Mamba or kay Chakno is kung paano niya manduhin itong Guardian's Barrier. Sama. Yung mga gumagamit ng mga Grok, hindi masyadong nagagamit to its full potential yung Guardian's Barrier. Pero ibahin mo si Chakno. Kita na natin, even nung sa previous game, kung paano niya kinokontrol kanya kalaban with that one. Pero si Ryzen sabi, trade na lang tayo. Sige, sa'yo na yung turtle. Punin ko yung orange mo. Ginagawa nila dito. Si Chakno yung taga-ano eh. Taga-panggulo lang Oo. Eh. Gagawin nila kay Chakno parang, ay, kabisado mo, plakadong-plakado ka magsukat. Gamitin mo lang ng gamitin. And yung next play Evos, na de-delay sila doon sa objectives na gusto nilang kunin while si Ryzen kumukuha nga dito ng resources from the other side. Sa side naman ng OMG, hinahabol nila ngayon si Kazen and Guardian's Barrier na naman ulit napilitan si Kazen gumamit ng isang heavy spin. At si Ryzen naman ay pinipilit pa rin kunin yung purple dito ni Kazen, which is mananakaw niya dahil sa kanyang retribution at yung level niya dito, mas mataas siya ng one level kaban kay Kazen. Merong attempt kay Renjay na hulihin siya with the energy eruption. The thing is, Tempest of Blade is still up para kay Link. So natin na itong Omega, parang tumitrade na lang sila dito. Binibigay nilang ibang mga objectives para sa next play, pero mas naka-focus si Ryzen dito sa pag-create ng lamang between junglers. Kasi mas maganda naman talaga ang scaling ng isang Link eventually. Windtalker and Berserker's Fury, lamang siya ng about 600 gold over his matchup, pati na rin sa levels. So pagdating ng mga Lord timing sa mid-game, katulad ng mangyayari ngayon in 41 seconds, mas komportable ang Omegang lumaban. Actually, Wolf, ito yung gusto ko itanong sa'yo eh. Mm-hmm. Yung tempo ba na ginagawa ngayon ng OMG na mabagal yung laro natin? Deliberately ba talaga nilang ginagawa to? Sinasadya ba talaga nila? Dahil alam nila na si Donut talaga yung primary source of damage. Yeah, you just answered your question, Butters. Tama. Ganun nga ang gusto gawin dito ng Omega. Nakuha nila yung lamang sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin na gusto nilang manalo. Agad. Ang pagkapanalo sa game na to, parehas lang yan kung 20 minutes o 15 minutes. Basta panalo ka kung panalo ka. And yun yung idea dito ng Omega. Pagdating ng late game, hindi hamak na lamang ang Omega when it comes to scaling. It's all about the scaling. Santi, alam ko, inaantay mo na yung next sa team fight. Talagang mabagal yung pacing ng laro natin ngayon, eh, no? Sobrang disiplinado. Parang nakikita mo na alam nila kung gaano ka-importante itong laban na to. For next play, Evos, kailangan nilang manalo para humabol ng points. Well, for Omega, sinabi na nga kanina, ang goal nila dito ay kumuha rin ng puntos at to rise above the ranks dito. And ilaglag nga yung next play Evos, pahirapan yung sitwasyon nila. And ginagawa nila yung very best para doon.
nakikita rin natin yung determination ng next play. Lagi sila ditong pumipwesto ng maingat, hindi nga sila reckless doon sa kanilang mga initiation. And let's see kung makakapag-attempt nga ba sila ng contest dito sa Lord. Ang ganda ng pwesto ni Kazen, kaso masisilip na naman siya ni Jack Nu. At walking ward na si Jack Nu para sa side ng Omega. Sa totoo lang, si Etomax dito ay gagamit na rin ng kanyang bird form para makaalis. Dahil nga naman, ayaw mo naman maipit sa isang energy eruption. Tapos, possible heavy spin na gamitin din sa'yo. Medyo delikado actually yung posisyon ng next play Evos. I agree. Sila yung pumipwesto ng advance dito. No? Kasi anytime, pwedeng umabot si Ryzen. At ganun nga, ang gagawin, haabot siya dito sa mismong moment na kung saan pwedeng kunin. Pero napaganda ng pag-secure ni Jason dito with a retribution. Right after the heavy spin, nausog lang ng kaunti. Ngayon, sila na ngayon ang may hawak ng control. Unti-unti nilang nahahabol yung Goldie Damero ng OMG just because of that Lord Secure. Sigurado yun ito, pero mukhang wala pang tough boots doon si Ryzen. Kaya nung pagka-activate ni Kazen ng kanyang ultimate event, hindi ka makapag-TP. Makapag-ulti doon sa... Yun yung classic na kontra ng isang Link kasi sa Akai. Kahit maipit ka, makapag-ulti ka pa rin dahil reduced yung time control mo. A little bit of margin for you to control that. And sobrang laki nito para sa next Blade Evos. Securing yung Lord means na nababalik pa rin sa kanila yung win condition sa laban. And think ngayon, yung pressure ay nasa side na ng Omega. Nakikita mo naman, ikot na ginawa ni Kazen dito. Yung go away ay nagamit agad. And yung effort dito ng side ng NXPE, nakikita mo naman, talagang gumagawa sila ng play. But the problem is, kulang talaga yung damage. Literal na walang kakaba-kaba doon sa play na yon si Renjo. The moment na binigyan siya ng next play Evos, nagmunuklang palabas! Pero tatlo ang mauhuli dito! Wow. Mula sa untong ni Jack Nu! Medyo too late lang yung pagpasok dito ng Falling Star mo ni Renjo! Pero dito na si Ryzen for the cleanup! Kukunin niya si Donut! Ngayon, magpamamba out na rin siya. Pepwesto naman sila sa gitna. Tempest of Blades gagamitin na para lang makatakas. Pero si Etomax ngayon, it's his time to shine. Pero hindi pa rin bibitawan yung Feathered Airstrike. Flicker out mula dito sa Omega. At ngayon, nare-regain na nila yung kalamangan kanina. Mukhang nabawi nila dito sa Tug of War. My God, Chakno na naman yung nagsimula ng laban. Seems like makakuha sila ng isang objective control. And Chakno, alam mo yung nakakapagtaka doon, yung initiation niya, medyo malayo pa yung mga tropa peeps niya. Or so we thought. Kasi nga naman, dahil nun sa existence ng Link na ngayon, mataas na yung mga damage output courtesy of the items, kaya na niya pumunta dun sa may backlines. As you saw, hindi man lang siya ganun ka-problemado na mag-dive sa members ng Next Play Evos after niyang mag-go. Ito, makikita natin when it comes to items halos parehas kasi may Wind of Nature coming out from Kella, which means pakbakan na, naman itong dalawang teams. At sinabi natin kanina, ang pinaka-damage output lang ng Next Play is Clint and Eve. Apart from that, kung wala yung dalawang heroes na yon, mahihirapang makakuha ng kills ang Next Play Evos. Ling, nandito siya sa may baba. Tinitignan niya kung may opening ba na ibibigay si Ellie Hayes para siya ay tumalon. Habang nangyayari ito, OMG, kung papansinin mo yung pag-spread out nila sa mapa, talagang ang gusto nila gawin dito is i-push out lahat ng waves para pagdating at pag-respond nung Lord, may mga nagpo-push ng iba't ibang lanes. Ito yung plano nila na talagang nag-work at this very moment dahil nakikita mo pataas lang ng pataas yung kalamangan nila. They're just controlling the map, the flow of the minion waves, and next play Evos. Parang binabasa nila yung next move ng Omega. Kailangan mo talaga, parang chess match lang to, na kailangan expected mo na yung magiging move ng kalaban mo. El Pizo, trying to poke the Lord. Gusto nilang i-pull, pero medyo delikado pagdating doon sa Lord Dance. Pero masasabi nating medyo pantay lang eh. Heavy spin against the Tempest of Blades. What are your thoughts? Pag walang tough boots, lugi talaga dun si Ryzen. Pag may tough boots, even. Pagalingan talaga nung time na yun. Kaso nga lang, syempre, kapag ikaw ay Akai, meron kang konting leeway dahil dun sa extra HP. Hindi na nakakatulong sa ganun kalaki yung battle spell, pero yung passive na meron ng isang retry holder na based sa HP damage, yun yung kailangan i-take note. So tingin ko, kailangan ng tough. Yun lang. Kailangan ng tough boots si Ryzen. Okay, ina-address ngayon ng NXPE. Hinahanap nila lahat ng pwesto ngayon ng members ng side ng Omega. Alam nila na yung Omega dito, nakagawa sila ng mga play from out of nowhere.
dahil nga doon sa mga brush na ginagamit nila para kahit papano ay makakuha sila ng onting advantage. And minsan, yung onting advantage na yon, yun pa yung mga reasons kung bakit nananalo bigla-bigla sa isang slash yes, ang side ng Omega. Which is also applicable para sa next play kung mahanap nila yung tamang win condition ulit pag nakombo nila. Hindi nila makakuha ng lamang sa paghawak ng Lord. And actually, ang nakikita ko na ngayon para sa side ng NXPE, kailangan nila ma-secure yung Lord no matter what cost. Kailangan nila makuha to para meron silang isang unit doon sa may mapa na siya yung magpo-push. Kasi hindi kaya ni Donut na mag-push at kumuha ng kills ng sabay. Oo, kailangan talaga nila ng plus one. Kailangan ng kasama para makabawi. Pinupok niya lang si Ryzen and ang laking tulong nun para sa teammates niya kasi alam nila yung posisyon at yung kondisyon ni Ryzen kung kaya niya nga pang sumabay doon sa labanan. Pero ang ganda nga na pwesto ni Etomax dito, si KZ ang paring bigyan, better there side kagamitin pero makakancel out just because of that heavy spin. Pero dahil malayo si KZ at low, pwedeng mag-clean up si Ryzen at andito na nga ang superhero landing. Babalik si KZ, nagawa dito ng play na talagang hindi siya mauhuli. Time is a place of force out, huhulihin na dito si Alpizo. Ngayon, wala na silang magagawa kundi humabol lang humabol. Renjo, hindi enough yung damage ni Renny J, pero andito na KZ! Mamba with a blaze, Etomax with a flicker, Fender their strike, Renny J na lang ang natitira, kompleto pa ang barangay, ito na sila nag-iingay. Jacknum with the play, na-realize nga na, uy teka lang, may dalawang tao na nandito, and this is going to be the call to end this series. Isang tuhog kay Renny J, and that is going to be it. Omega secures the series.